Hello guys, good morning. This is Gov from SPG Farm. So this morning, ang ginagawa po namin ay nagagapas ng kumpay ng kambing. So yan yun guys, ito yung tinatawag na yung pula, yung tinatawag na purple or purple na pear. Tsaka yung ito naman yung kulay green, ito yung tinatawag na patsong na pear. Ito ay napakaganda po sa katawan ng ating mga alagang kambing dahil masustansya, no? Lalo na yung mga kambing natin na nagpapadede, yung bagong panganak. So very advisable or recommendable na ito po yung papakain natin. Yung napier na kung saan, yung hindi pa gaanong mataas, no? Hindi pa gaanong matangkad, no? Tamang-tama lamang na kakainin ng kambing. Hindi siya matigas. What I mean is hindi siya matigas. Kapag pinakain po natin sa ating kambing, tiyak na lahat ay uubusin niya. Unlike kung mayroon talagang yung sa tawag sa amin ay lawas, no? Yung body niya. So hindi niya lahat makakain, sayang lang din. Kaya ang ginagawa namin kapag ganito na siya, yung hindi gaanong matangkad at hindi gaanong matigas, yung malambot, ito yung kinukuha namin at saka pinapakain sa aming mga alagang kambing. So yun, ito routine po yung ginagawa namin. Pagkatapos naming inaalis or ginagapas, kinukumpay, ang ginagawa namin after 3 days or after 3 to 5 days, ay nagbibigay kami ng fertilizer again, no? Para for the next 2 weeks, pwede na ulit siyang kukumpayin. So yun yung guys, no? Ito po yung paraan namin sa pagpapakain ng kambing or pag-aalaga ng kambing. Mamaya, makikita natin kung paano sila kumain ng mga napier na ito kasi ibibigay natin sa kanila. So abangan nyo guys. Thank you. So guys, tingnan nyo guys yung mga kambing namin. Tingnan nyo guys yung mga kambing namin. Yan. Kapag ganito yung pinapakain mo sa kanila, talagang ganang-gana sila sa pagkain. Ubusin nila yan mamaya. Then, ito yung anak na to ay buntis siya, no? Malapit na siya mga anak for sure. Ito din, buntis din ito. So mamaya guys, papakita natin yung mga alaga natin kambing ng mga buntis din sa taas. So ang ginagawa namin sa mga buntis ay sineseparate namin. Tinatali namin sila para hindi sila pag-alagala. At the same time, hindi sila awayan ng mga back natin dito ng mga talagang sobrang kulit. Hindi sila awayan ng mga inahin na matatapang. Kaya ang ginawa natin ay lagyan natin sila ng tali at tinali natin sila sa mga rooms para secure sila, no? Yung baby nila ma-develop ng gusto, no? At pagdating ng araw ng kanilang panganak, yung mga baby nila for sure ay healthy. So guys, ay ipapakita ko po sa inyo yung mga baby namin, kung paano namin kinikare yung mga alagang kambing namin, yung mga bata pa, yung kakapanganak pa lang hanggat sa paglaki nila. Okay, abangan nyo guys, mamaya magpapakain tayo din sa taas. Titingnan natin kung maganda ba yung resulta ng aming pamamaraan sa pagpapakain at pag-aalaga ng mga may mga anak na kambing. Okay guys, sumahan nyo ako. Hello.
So ito guys, no, ito yung mga bagong panganak natin na kambing. Isang buwan at saka ito, isang buwan na ito nung mga 40 days. Kasi ipinanganak ito nung September 30. Also 1 month and 10 days. Ito yung red na to. Ito yung mother nila. So 1 month pa lang siya, more than 1 month pa lang, pero maganda na yung katawan niya. At saka ito guys, ito yung 2 weeks old namin. Ayan. Ito po ay lying alpine. Ito po ang kanilang inahin, no? Yung kita mo yung breast ng inahin. So maganda siya. Maganda kasi makita mo yung development ng anak niya, no? Dahil maganda siya magbigay ng gatas. At saka ito din. So itong ginagawa namin, kapag malapit na siyang mga anak, nilagay namin siya sa room, no? Na kung saan secure sila, nakapakain ng gusto, no? Mamumotor, at the same time, talagang secure sila, malayo sila sa pananakit ng ibang kambing. Ayan. Normal lang talaga sa kambing na nangangayat, no? Gradually. Kapag dinididian ng mga anak niya, lalo na kung yung mga anak niya ay palaki ng palaki. Pero after na ma-win natin, or after winning, gagawin natin, i-condition natin ulit sila for another cycle na production. Okay, tingnan mo. Ayan, ito yung mga baby. Very healthy kasi yung masisigla sila. Masisigla. Ayan. 2 weeks old. Kapag malnourished yung kambing na inahin, hindi mo ito makikita na ganito ka healthy at katataba yung mga anak nila. So blessed tayo guys, dahil yung mga inahin natin ay magagaling talaga magbigay ng gatas. Kahit na pupayat sila, pero yung gatas nila na binibigay is consistent. Kaya consistent laki ng ating mga alagang kambing, yung mga anak ng kambing. Very healthy. Yan. Okay guys, punta tayo dito guys sa sinasabi kong mga buntis na kambing na aming pong tinatali, sinisecure sa isang tabi. So guys, ito yung mga buntis. May tigda 2 buwan, 3 buwan, 1 buwan. Yan. Malalaman natin yung kambing na buntis dahil lumalaki ang kanilang dede. Ayan. At saka yung tiyan, of course, kahit wala pang kain, no? Wala pa silang kain yan. So, next natin pakainin sila. Sila yung next natin pakainin. Ito, sir. Maganda yung posture kasi matatangkat at saka matataba. Ayan. Ito ay 2 months. Yung buntis, ang yung pagbubuntis niya ay 2 months na. Ayan, lumalaki na yung dede niya. Ayan. So, itong kambing na to, ito yung pinaka ina-admire ko sa lahat kasi maganda yung posture niya, matangkad, no? Ideal talaga siyang gawing inahin na kambing, matangkad at saka malaki, no? At saka bata pa, dumalaga pa lang, no? Nag-uumpisa pa lang siya, first time niya mabuntis. Kaya ang expectation natin kapag nanganak na siya, for the next cycle ng kanyang panganak, sigurado na ito yung kambing na to ay mas lalong tatangkad at tataba. Kaya very exciting mga farmer. Buntis na sila. Ito mga first timer to. So 2 buwan din po yung pagbubuntis niya. Wala pa po silang kain, no? Kaya mamaya kainin natin sila. So very secure sila, no? Kapag nakatali sila, no? So hindi sila masasaktan. Kasi alam nyo yung nature ng kambing guys. Kapag yung isang kambing ay buntis, sa experience ko at sa observation ko, yung pinag-iinitan siya ng mga ibang kambing, lalo ng mga matatapang na kambing. So, yun, laging natatamaan yung tiyan kapag inaaway ng ibang kambing. Kaya yun, ginawa natin, sinisecure natin sila para hindi naman masaya yung ating pagpapagal, yung ating pagtsatsaga. Yan lang muna yung ipapakita namin sa inyo, no? Sa pag-upisa po namin ng aming YouTube channel, marami po tayong matututunan.
For the meantime, unti-unti ko pong ini-introduce sa inyo kung ano po yung mga ginagawa namin sa farm namin, kung ano-ano yung mga alaga na mayroon po kami maliban sa kambing. Kaya guys, very exciting yung journey na ito namin sa YouTube channel namin. Kaya guys, hiningi ko yung suporta nyo at pag-abang dito. Lalo-lalo na kung ito ay mahilig sa farming, no? Tiyak na marami kang matututunan dito. Kaya guys, maraming salamat sa panunood at sa panunuorin nyo pa sa mga susunod. So, I assure you guys na sa next vlog namin, marami naman kayong matututunan. So, muli, ito si Gob from SBG Farm na ito ay willing na magsiserve at mag-educate sa inyo kung paano tayo magiging successful bilang isang magsasaka. So, maraming salamat guys. God bless you.